naging motivation ko, dahilan ko, paano ako umayat. Isang gramong shop. Dalawang rolyo na. Ang diet na ginamit ko ay do your own research, consult a doctor. Pero at the end of the day, nasa sa inyo yan. Motivation nyo yan. Disiplina, guys. Disiplina. Shabs. Joke lang. Ayan. Kumusta na kayo sa aking matagal na pagkawala dito sa YouTube? Madami lang ganap. Ikukwento ko sa inyo yun, pero mukhang mas gusto nyo malaman ngayon kung paano ako pumayat. Kaya yun na muna ang pag-uusapan natin. So, eto na. Goodbye, YouTube. Joke lang. Inagaya ko lang yung mga pautot ng mga ibang YouTuber na mag-goodbye after 1 week. May bagong video na naman sa YouTube. Ito nga ba ako? Meron. Wow! So anyway, simulan na natin kung bakit nga ba ako nagpapayat at anong mga naging motivation ko, dahilan ko, and kung gusto nyo rin pag-usapan kung bakit ba ako tumaba, pwede nating pag-usapan yan sa ibang video. Pero ang sikreto talaga dyan ay, number one, isang gramong siya. Dalawang rolyo ng joke lang. Magbasa na lang tayo ng mga katanungan ng mga people na naiinip na dahil ang tagal ko daw sagutin kung bakit ako pumayat. Alam nyo, unahin na natin kung paano ako pumayat. Nakasulat yun dito eh. Unahin na natin yan. Kasi ayoko namang ihuli pa at baka magwala kayo dyan. Okay. Unang kailangan nyo, mag-decide muna kayo. Maging decidido muna kayong magpapayat. Okay? Yun ang unang kailangan nyo. Ikalawa, kailangan nyo ng honest na salamin. Kagaya nito. Ay, hindi niyo pala kita. Honest na salamin at honest na timbangan. Kasi dun yung makukuha yung motivation nyo at hindi sa ibang tao. Na kada araw natutungtong kayo doon, makikita niyo yung progress niyo sa timbangan, gumagaan kayo. At sa salamin, medyo lumilit yung mukha niyo. Kagaya ko, nagkaliig na ako ulit. Dati, well, ano na yan eh. Pagkatapos nung tenga, balikat na eh. Ganun na yung nangyari. Pero ngayon, may liig na ako ulit. Na liig kong may jugular veins. Yan. I-check niyo during this diet yung timbang niyo. First thing in the morning. Bago pa kayo mag-CR para mag-wiwi, check nyo. Tapos, pagka-wiwi nyo, check nyo ulit. Para ma-differentiate nyo yung timbang nyo nung may kasamang wiwi. At walang kasamang wiwi. Tapos, remember, syempre, to take your vitamins. Vitamin C, multivitamins, electrolytes, yan, importante yan. Tapos, drink lots of water, medyo cliche yung mga sinasabi ko, pero totoo. Importante yun. Kung coffee person kayo, malaki yung maitutulong nun para ma-survive nyo yung diet na to. Kasi ang diet na ginamit ko ay IF. If may ayuda lang kakain. Tama na, baka mabash na naman ako. Delawan, ikaw na magpresidente. Ang diet na ginawa ko ay IF. Pero madaming klase kasi ng intermittent fasting. Merong 16 hours yung fast, 8 hours yung window na pwede ka kumain. Which is madali kasi kasama na dun sa 16 hours na fast yung 8 hours na tulog mo. So technically, 8 hours ka na lang magpa-fasting ng gising. Meron din namang 20 and 4. 4-hour window, tapos 20 hours yung fasting. Yung ginawa ko, na ikukwento ko sa inyo, ay yung Modda Diet. Joke lang.
Hindi mad. OMAD. OMAD diet yan. Ibig sabihin nun ay 1 meal a day. 23 hours fast, tas meron ka lang 1 hour each day na window to eat. So, ito yung tinatawag na fasting then feasting. So, don't get me wrong ah. Feasting. F-E-A-S-T-I-N-G. Hindi feasting ah. Makamanisi kayo kung bakit nanakit yung puwet nyo dito sa diet ko. Joke lang. Demonetize. Tapos yun. So, OMAD diet, Monday to Friday. Ayan. So, madali ng tandaan. Monday to Friday, 1 meal a day kayo. Tapos, ikukombine nyo siya ngayon with weekend diet. Yung weekend diet, Saturday, Sunday, fasting lang kayo. Talagang fasting lang yan. Walang meal or snacks in between. Pwede kayong magkape. Ang ginagamit ko para mura at masarap at makapinoy, eh, kaping barako. So, mura lang yun. Hindi kayo duduguin doon. Tapos, nakakurb niya pa yung appetite niyo. So, malaking tulong siya para masurvive niyo yung 23-hour fast or yung 2-day fast, yung weekend fast. Tapos, pagbalik ng Monday, eh, mag-ano na ulit kayo? Mag-OMAD na ulit kayo para masaya, di ba? Ayun, madali lang. So, ulitin natin. Monday to Friday, 1 meal a day. Pili kayo ng oras. Stick to that time. Kung napili nyo dinner time, kung napili nyo naman lunch time or breakfast. Pero usually, sa mga kilala ko rin nag-OMAD, night time sila. Ewan ko ha, isa ako dun sa mga tao na hindi ako nagbe-breakfast. Hindi ako gutom sa umaga. Mas gutom ako sa gabi. Let's move na sa comments at mga katanungan nyo na mga demanding kayo. Ay, teka, ito pa pala. Basahin nyo itong librong to. Sobrang itong librong to. Basahin nyo. Dahil nga matututunan dito, nakatulong din sa akin to kung paano ko nakayang mag-quit ng smoking ng cold turkey ng hindi yung paunti-unti. Tapos, after kong mag-lasiosi, hindi ko na talaga binalikan kahit madaming temptation. The power of habit. Okay, ito. Galing to sa isang in-check na kaibigan ko. Galing kay Ange ng One More Chance, si Beatrice. So, what made you decide to lose the pounds? Wow, English, hindi nagcha-Chinese. Madami din nagtanong nito eh kung bakit ko doon napag-desisyonan na mag-lose ng weight. Hindi na akong sisinungaling. Hindi ko gusto itsura ko. Hindi ko gusto itsura ko na mataba ako. Pero nakakatawa nun, hindi ko nakikita na ganun ako kataba. Ang nakikita ko lang eh parang chumabi lang ako ng konti. Tapos feeling ko nagrarason na ako na, ah hindi, dahil sa edad yan kaya ako tumaba, ganun. Pero ang totoo, madaming factors kung ba't ako tumaba. So, I decided long ago never to walk in anyone's shadow. Hindi, I decided na ano, na yun nga, magpapayat. Pero yung pinaka main reason talaga is, sa panahon ngayon na may pandemic, tapos nagsara yung channel 2, siguro ano, part siya of trying to have a little sense of control with my life. Kasi hindi ko kontrolado yung lahat na nangyayari sa paligid ko, na parang napupush around, hindi lang naman ako, lahat tayo, napupush around tayo ng mga pangyayari sa atin. Ayun, nasagot ko ba ang tanong mo, Beatrice? So, alam niyo ba yan si Beatrice? Crush ako niyan dati. Joke lang. From the Requiem. What's your diet? What are you eating? How many times a day? Amount. So, yun. Sinasabi ko nga, Derek Quill, naka-OMAD diet ako. So, Monday to Friday, 1 meal a day. Saturday, Sunday, wala. Weekend fast ako. Tapos, what am I eating? Kahit ano. As in, hindi ako nag-alis ng kanin. Kumakain pa rin ako fast food. Kumakain pa rin ako matamis. Nagso-soft drinks pa rin ako. Pero pasok siya lahat lagi dapat dun sa window na yun. Ito naman kasi ang kagandahan dyan. Pag nag 1 meal a day ka, kahit gaano kadami minsan ang gusto mong kainin dun sa 1 hour na yun, dahil nga nasasanay na yung chan mo na once a day ka lang kumakain, eh parang lumiliit na yung capacity ng chan mo para sa pagkain. So mabilis ka na mabusog. Pero hindi ko talaga din deprive yung sarili ko. Yun nga lang, limitado siya sa 1 hour.
Tapos, ito pa, isang friend ko, si Jerome Tan. Ano ang naging benefit sa'yo nung na-lose mo yung unwanted pounds? Hindi na ako hingalin. Hindi na rin ako madalas sumpungin ng asthma. Mas bumilis yung motor ko kasi magaan na ako. Mataas yung energy. Mas maiksi yung tulog ko. Parang hindi ko kailangan ng ganun karaming tulog ngayon. Yung mga ideas ko malinaw, wala yung mental fog, ganun. Have you tried taking a break from what you're doing since you're stuck at 150 pounds? No. Kasi ayokong bumalik yung dating habits ko na kumakain ako more than once a day. So, no. Paano pumayat in 3 months time? Disiplina. Pero magkakaiba tayo ng ano, ng pagpayat. Ako kasi, first month ko, pumayat ako ng 31 pounds. And then, second month, parang 18 pounds na lang. And then, yung sa third month, parang 11 na lang. Ganun. So, bumabagal talaga siya kada ano mo, kada buwan, kada papalapit ka na doon sa target weight mo. Disiplina lang talaga. Ang pinaka-best na may advice ko sa inyo, kunwari, na-break nyo yung fast nyo ng maaga, start again. Huwag kayo pang hinaan ng loob na hindi ko kaya. Kasi the moment na you find yourself na sinasabi mo na sarili mo yun na hindi ko kaya, hindi na ako papayat, ganito na ako, tanggap ko na to, wala. Ganun ka na nga. Hindi mo nga talaga kaya. Paano ka po pumayat ng without exercise? Exercise without diet, useless kasi... Ingay ng trike. Manong! Sikat ka na! Tawag dito. Exercise without diet. Hindi ka rin talaga daw papayat. So, laging it's diet over exercise. Kailangan ayusin mo muna yung diet mo bago ka maghanap ng exercise na gusto mo. Yung iba kaya na pagsasabay, pero mas mahirap daw na approach yun. Dapat unahin mo talagang mentally strong ka before you strive to be physically strong. So ako, sa experience ko, exercise without diet, hindi ka papayat, minsan tataba ka pa kasi lumalakas ka kumain. Pero diet without exercise, kagaya nitong ginawa ko, bebam. Sino yung naging motivation mo to finally do it? Wala. Sarili ko lang. Kasi kapag ibang tao yung naging motivation mo to change, pag nawala yung taong yon or yung bagay na yon, magre-revert ka dun sa dati mong gawin. Kunwari, nag-quit ka mag-yossi dahil nagka-girlfriend ka na ayaw ng naninigarilyo. And then, nag-break kayo. Babalik ka rin sa pag-yossi. So, dapat, mag-quit ka ng pag-yossi para sa sarili mo, magpapayat ka para sa sarili mo. Lahat ng gagawin mo para sa sarili mo. Okay? Hindi dahil sa kailangan sa trabaho o ano, para lagi sa sarili mo. Maiba ko, para sa sarili mo. What's your secret? Wala. Hindi naman sekreto yun. Hindi ko naman na-invento ang OMAD diet. Hindi ko naman na-invento IF. Pero yun nga, do your own research. Malalaki na kayo kung gusto nyong itry. Pero I highly suggest na you consult your doctor. Kahit na ako mismo, hindi naman ako nagkonsulta. Kasi nagawa ko na to 16 years ago nung hindi pa siya ganun kasikat. Parang fasting lang ang tawag sa kanya. Hindi pa siya IF, hindi pa siya ano. Pero payat din ako nun, mga nasa 140 lang ako nun. Noon naman kasi, payat ako at madali magpapayat para sa akin nun. Kasi ginagawa ko yung tinatawag nilang Hollywood diet that na sinaunang panahon. Yung cigarettes and coffee, which is masama para sa health. Basta ang importante, pag binibreak nyo yung fast nyo, reward system dapat. Dapat you have something to look forward to, nakakainin nyo, na gusto nyo talagang kainin. Hindi naman kayo mahilig sa gulay, tapos pag nag-break kayo ng fast nyo, gulay ang kakainin nyo. Mawawalan kayo ng gana, mawawalan kayo ng motivation. Yun yung para magiging target nyo para malampasan yung fasting. Cheat days, ang cheat days ko, yun eh. Pag-break ng fasting. Kasi kinakain ko na kung ano gusto ko dun eh. Ang wala na lang pala sa akin ngayon, maliban dun sa pag-iyosi, hindi na ako umiinom. So, yun, siguro nakatulong din yun. Ayun, may comment dito, di ko mahanap eh.
yung pang-budgetarian daw, yung budget sana. Ito nga ang kagandahan ng ano, ng OMA.IF. Maliban sa papayat ka, can't argue with the results naman, di ba? Tawag dito, eh, makakatipid ka pa na malaki kasi hindi mo kailang gumastos ng pangtanghalian or pang ibang ano, kundi para lang doon sa 1 million a day. Tapos hindi ka pagagastos ng sa pagkain ng Saturday and Sunday. Budget ano siya, friendly. May mapaglalaanan ka pa ng pera mo na ibang bagay. Tapos tataas ng konti ang confidence mo. May excite kang tumingin sa salamin araw-araw. Lalaplapin mo yung sarili mo sa salamin. Gagawin mo. So yun. Sa mga bata, hindi ko siya maisasuggest kasi nagde-develop pa lang kayo. Ayun, sana nakatulong tong diet reveal ko sa inyo. Maniwala kayo, mukhang madali siya, pero at the end of the day, eh, nasa sa inyo yan. Motivation nyo yan. Disiplina, guys. Disiplina. Shabs, joke lang. Kung itatry nyo, do your own research, consult a doctor, kung hindi na naman kayong minor, eh, kumbaga buntot nyo, hila nyo na yan, di ba? Alam nyo naman siguro yung mga sakit nyo, kung may diabetes kayo or ulcer, I highly suggest na wag nyo gawin. Lalo na without consulting your doctor. So, kung meron man ako mga questions na hindi nasagot, eh, sorry. Hindi ko nasagot eh. Tawag dito. Ayun. Comment lang kayo below kung ano pang content ang gusto nyong gawin ko. Kasi gusto ko pa rin ituloy yung series ko ng Buhay Artista. Kasi gusto ko talaga yan, yung gag show type. And basta, importante sa akin yung input nyo. And I try to maintain this channel na ano, positive siya. So, comment lang kayo below kung anong gusto nyong pag-usapan natin, anong gusto nyong mapanood dito sa channel natin para masasaya tayo lahat. At sisikapin ko na ano, mas madami pa akong maipost regularly. So, yun. Sana nasagot ko yung mga tanong nyo kung paano ko nagbawas ng timbang. And kung may tanong pa kayo, tanong nyo lang sa comment section. Like, subscribe, ano pa ba? Follow, ring the bell, knock on your door, ring on your bell. Hindi nag-gets yun. Pang tita na yung commercial. Ano tawag dito? Ayun, so, thank you mga papi. At kung gusto nyong malaman din kung ano yung mga kaganapan na nangyari kung bakit ang tagal kong hindi nakapag-vlog, eh, sabihin nyo lang sa comment section. So, maraming salamat sa inyo. And, kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!